Oh yeah! What's up? Kamusta mga kalbil? It's me, Jomel, ang may pinakamalakas na Perth sa buong kalawakan. Kung bago pa lang sa akin channel ang naligaw at isa mo ng tutorial, alam mo sa PC Games, Android Games, at nag-vlog din ako paminsan-minsan katulad dito, ay welcome to Super Saiyan Gaming. Gusto mo ng tutorial at vlog, subscribe mo na yan, hit mo na yung bell button para updated ka pag may upload tayong video. Sa mga dati na sa channel ko, welcome back to my channel. Comeback still. Okay mga kalibil, gagawin natin ngayon. Meron kasi nag-comment. Paano mag-download ng drivers ng GTX 550 ba yun? Mamaya, ano ko? Yun, hindi niya raw i-skip. Huwag mo skip pa. Sige, gagawa ko ng tutorial ngayon niya. Pero nakagawa na ako ng tutorial niyan. Nagpagawa natin ulit. Kasi yung last, GTX 1050 Ti yun. Eh siya, iba naman eh. So, gawa natin ng tutorial yan. Doon tayo sa computer mag- tutorial niyan. Tsaka meron pang isa na nagtanong 30 Mbps yung Wi-Fi pang nag-download. Ayun, mamaya sagutin natin yan. Pero bago tayo magsalita, magsimula mga kalibil, kung gusto mo pa-shoutout ito comment nyo, pa-shoutout kalibil sa Jomel Castulo. Kung meron kayong problema sa link, comment nyo lang yan. Lahat ng link, aayusin ko yan. Pero isa lang kasi marami yung link na yan. Pero pag ina-upload ko, okay yung link na yan. At gagawa ko ng link na ready to play. Gagawin kayo para sa inyo. At disclaimer, kaya ako ginagawa yan para makatulong. Kaya naman, please subscribe nyo ako sa tatlong YouTube channel ko ito. Pag meron pa kayong extra time, please follow nyo ako sa ibang social media account ko ito. Without a further ado, let's go! Yes, go! Okay. Okay, mga kalibin, ito muna. As ko lang loads, umaabot ng 5 Mbps ang download. Pero nung nag-update Windows 10 ko, naging 200 kbps na lang ako pang nag-download 30 Mbps Wi-Fi namin converge at pang nag-download sa browser nag-error. Okay, yun yung ano niya, tanong niya. Okay, Karabil, meron akong video na tutorial. Kasi pag nagda-download tayo mga Karibil, 30 Mbps ka, 'di ba, Karibil? Pag nag-download ka, iba 'yung magiging conversion 'yan sa pag-download, may tutorial lang 'yan. 30 Mbps magiging ano 'yan, conversion. Kasi ganito 'yan. Ang Mbps ibig sabihin niyan ay ang Mbps, 'di ba? 30 Mbps converge ka. Ang ibig sabihin ng Mbps Karibil, megabit per second. Okay, ngayon, pag nag-download ka, magiging ano, conversion yan, megabyte per second, MB/S, kung makikita mo, no? So, ang 30 Mbps, ang magiging conversion yan ay 3.75 Karibil/S. So, hindi magiging 30 Mbps yung makikita mong speed na download. 3.75 ang pinakasagad niyan, MB/S, which is 30 Mbps talaga yon. Okay? Yun ang magiging conversion niyan. Iba mga Karibil, ang magiging makikita nyo na speed, hindi, pares yung speed niya. Kaso nakakonvert, nagiging may conversion kasi yan. Iba yung nakikita nyong ano, output na download. About output. Basta, ganoon Karibil, converge ka, 30 Mbps. Ang ibig sabihin ng 30 Mbps, megabit per second. Okay, ngayon, pag nag-download ka, iba na yung magiging, ano niya, conversion, yun, basta yun. Megabyte per second na. Okay, so ang 30 Mbps, 3.75 MB/s. Lalagay ko dyan. Okay, so yun. Tapos, siyempre, pag 30 ka, no? 50 Mbps naman, mga 5 Mbps, mga ganon. Okay? Convert ko yung 50 Mbps sa amin. Ang 50 naman, Karibil, ay 6.25 pala, Mbps. Basta, yun, Karibil, ibang nagiging, ano yan, ano bang tawag doon? Kasi Mbps, ang speed ng ISP or Internet Service Provider, ang converge
o mga lahat ng ISP, PLDT, ganyan. Mbps, di ba? 30 Mbps, ganyan. Pag nag-download tayo, iba na magiging conversion yan. Ano na? Megabyte per second na, okay? Kaya 30 Mbps kayo, 3.75 MB / megabyte per second. Yun ang magiging download speed nyo dapat na sagad, okay? Yun. Okay, tapos sagutin pa natin yung iba mong tanong. Naging 200 kbps na lang ako pag nag-download 30 mbps wifi namin, converter. Pag nag-download sa browser, nag-error. Okay, ganito yan, Karibil. May video na rin ako. Meron kasing mga dahilan yan kung bakit 200 kbps lang yung nagiging download speed mo. Yung 30 mbps kasi marami, ilan ba kayo nag-share dyan? Okay? Baka yung isa nag-download din. Okay? Yun. Depende rin kasi yan kung ilan kayo naggumagamit sa 30 mbps. Okay, kung marami kayo, siyempre maghahati-hati kayo sa 30 mbps. Kung nag-download ka, kukunti na lang yung nakakuha mong speed. Okay, tapos, ito pa ka-reveal. Dahilan din. Sa dinadownloadan mo na source, ABC. Or mabagal. Mabagal yung kinukunan mo. So, yun. Naapektuhan yung download speed mo. Kahit na mabilis yung ano mo, internet mo or wifi mo, sabi mo 30 Mbps ka, 200 kbps na nakuha mo, baka yung kinukunan mo isa lang yung ano nun, source, okay? Kasi yung pinagda-downloadan natin, dapat yung server nun maganda. Maganda yung connection, okay? Yun, okay? Araw na. Dapat yung pinagkukunan mo na ano, na connection nga ng download. Example, meron kang ano, kaibigan na gano kayo, na connect kayo, di ba? Tapos may kinukuha kang files. Ah, hindi. Mabilis yung internet mo. May pinapasa kang files sa kanya. Kaya ang bagal lang ano niya, internet. Pwede. Tatagal yung pagpasa mo sa kanya. Okay? Kasi ano yun hindi lang dapat sa'yo, pati rin dun sa source ng ano, ng kinukunan mo na files or dinadownloadan mo ng files. Okay? So yun, dalawang dahilan. Yun, dalawang dahilan na sinabi ko, no? So yun, yung una na sinabi ko, Mbps yung speed ng ISP natin or internet service provider, Mbps. Pag nag-download ka, iba yung magiging conversion. Magiging MB/S. Meaning nun, megabyte. Okay? Per second. Yung Mbps naman, megabit. Double check ko kung tama. Na, megabit. O, tama. Yung Mbps, megabit per second. Yung pag-download mo, megabyte per second na siya. MB/S. Okay? Tapos, dun naman sa tanong mo, yun nga, na pagka nag-download ka, 200 kbps na lang. Yun nga, depende yan kasi sa ilan kayo gumagamit ng internet nyo. Okay? Saka sa, yung pala yung dalawang dahilan. Depende sa gumagamit ng internet nyo kung ilan kayo. Okay? 30 mbps. Maghati-hati kayo dyan eh. Okay? Kung marami kayo, konti na lang matitira sa'yo pag-download mo. Okay? Yung pero kung gagamit ka ng IDM, hahatakin yung buong ano noon, internet halos. Sila ay maapektuhan. Okay, gumamit ka na lang noon, internet download manager. Tapos yung pangalawang dahilan sa source. Okay? Kasi sa mga source, kung maraming ano yan, marami kang source. I mean, yung isang file, marami kang kinukunan na source. So mabilis. Kung iisa lang yung source na yun, mabagal. Okay? Tsaka busy. Kung busy. Example, Crossfire. Yung server niya, laging ano eh, tagal mag-download, tagal mag-patch dyan eh. Kasi server nila, hindi maganda. Hindi maganda. Okay? Depende kasi dun nga sa kinukunan mo. Pero pag mas maganda sa Crossfire, download mo na lang yung mismong patch niya. Tapos, install mo na lang sa mismo Crossfire niya. Okay? Yun. So, yun ha. May conversion yan. Pang nagda-download ka, yung Mbps, may conversion yan. Sa pag nag-download ka, MBS MB/S
Yung Mbps meaning yan, megabit per second. Pag nag-download ka, megabyte per second na yung magiging makikita mo ng speed mo. Okay? Pero parehas yun ha, parehas ng speed yun. Ngayon naman, 200 kbps yung nakikita mo ng download. May dahilan kasi yan. Ilan kayo gumagamit ng internet nyo, ilan kayo naghahati-hati. Okay? Kasi makaka-affect pa sa'yo yun eh, pag nag-download ka. Okay? Yung pangalawang dahilan, dun sa source na kinukunan mo ng files. Kung hindi busy at marami yung nagbibigay sa'yo ng files na yun. Okay? Yun, sagutin natin yung pangalawang ano, tanong. Ito, Karibil. Tutorial loads how to install driver for GTEx 550 pala, TI, no? So, Karibil, yun nga, gaya nung sabi ko, huwag na loads, tawag sa akin. Ano na lang, Karibil, okay, Karibil na lang tawag natin sa... Doon ko papakita sa computer kung paano i-download yung driver ng GTEx 550 TI. Halos pares lang din kung paano i-download yung mga GTEx. Okay? Punta tayo doon sa computer. Let's go! CS, go! Okay, Karibil, nandito na tayo sa computer, no? Ayan. So, accept muna natin ito. Okay, ito na yung, ano, sakto. Hindi ko na sisert sa Google, no? Ito na yung pinakasakto na... Yung link na to lalagay ko dyan sa my description, okay? Ito, Karibil. So, sisert mo sa Google, GTEx 550 Ti. Punta ka muna sa NVIDIA, Karibil, no? Tapos enter mo. Pero hindi na natin gagawin yun. Kasi ito na. Yung mismong ito link, lalagay ko dyan sa description. Tapos, naka-ano na rin, nakapili na. Hindi na siya parang di kamera pa na yun. Product series, GeForce 500 series, yan. Tapos search, download mo to. Tapos install mo. Okay? Tapos, meron pa. Ito pa, ito pang link na to. Lalagay ko yung video sa may description. Ito, download na. Oh. Ang driver na to, mga Karibil, ito, mababasa mo naman dito, supported products. Ayun, GeForce 500 series. Ito yung sa'yo. GTX 550 Ti. Kaya lang. Okay? Ayun, oh. Pili ka na lang dyan, Karibil, kung anong gusto mo. Ito. Pero, ito muna, try mo. Ito kasi sakto eh. Sakto to, Karibil, okay? Back natin. Ayan o. Pinili ko, product type, GeForce. Okay. Tapos, product series, 500 series yan eh. GTX 1050 Ti. Tapos, ano palang, ano mo, operating system. Lagay mo dito, Karibil, ha. Okay. Napili mo lang dyan. Windows 10 64-bit kasi ako eh. Tapos, hindi ko matanda kung ano yung ano mo eh. Dali, basahin natin. Wait. Yan, tutorial. Loads how to install driver for GTEx 550 Ti. Or kung paano lang mag-download ng driver, di ako mag-skip loads. Okay, ito na Karibil. Kaso, hindi mo nasabi kung ano yung OS mo, no? Or operating system mo, piliin mo na lang dito, okay? Piliin mo na lang dito. Ayan. Pero tingin ko, Windows 10 ka na kasi Windows 10. Tapos, download type, ito na lang. Tapos, English, okay? Tapos, search. Tapos, download mo. Okay? Parang pares lang sila, eh, oh. 445.39 MB. Pares lang pala ito, eh. Yan. Itong link na to, lalagay ko dyan sa baba sa may description, pati itong isa na to, okay? Pili ka na lang dyan, pero alas parehas lang sila. So, yun lang, mga Karibil, wala na tayong pasikot-sikot, back natin. So, sabi mo, paano mag-download ng drivers? Ito na, ito, dito. Pili ka lang dito kasi, gaya sa akin, GTX 1050 Ti, ito yun, GeForce 10 series sa amin. Ayan, oh. hindi yan 6060. Ata. Hali, GTX 1016 pala na pili ko. 1050 Ti. Yan. Yan naman yung sa amin. Tapos sa search ko, ito yung sa amin. 831 MB. Laki! Alos 1 gig na. Ayan. Ay, pang Windows 11 na rin pala. Yung sa'yo ba? Tingnan natin ulit ka rin bila. Windows 10. Okay, search. Pang Windows 10 lang.
So yun lang mga kalbil, nag-shortcut na tayo, hindi ko na sinerch, hindi ko na pinakita sa Google, basta ganun lang. I mean, itong link, click mo lang yan, dyan sa may description, mapupunta ka na dyan, dito, or dito. Okay? Yun. Yun, madagdag ko, sabi mo, kung paano mag-download ng drivers, or driver, hindi mo nabanggit kung anong ano, no? Hardware yung lalagyan mo ng driver. Pero kung GPU, dito. Okay? Pang ano to ha? NVIDIA. Iba naman sa AMD. Pero may tutorial na ako nito eh, mga kalibin. Ng how to download tong drivers ng GPU. Mapa NVIDIA man or AMD. Okay? Lalagay ko na lang din sa my description. Or comment ka. Minsan kasi nakalimutan ko ilagay dyan sa description yung ano eh. Yung sinasabi ko okay, dalawang beses kasi ako nag-record eh, nalilito ako kung saan ko ilalagay. Okay, basta comment ka lang Karibil kung ano yung gusto mo or may tanong ka pa. Okay, so yun, tanong niya, yun, tanong, kung may nakita na ako mga Karibil, comment ka lang yan. Karibil, napakita ko na kung paano mag-download ng drivers GTX 550 Ti. Okay, ganun lang kadali, madali lang naman. Tapos, yung tanong na sa download, ba't ganon? May conversion kasi yan, no, Karibil? Pagka yung Mbps ng internet, Mbps kasi yung ano natin, internet speed. Pag nag-download tayo, iba magiging conversion yan. Mbps, MB slash S. Meaning nun, megabyte per second. Pagka sa internet, ISP, megabyte per second. Okay, so yun lang mga kalbi. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang yan. Pwede naman natin itong ulitin itong video na to. So hanggang dito na lang mga kalbi. Sana nakatulong itong video na to. Sana nagustuhan nyo din. Please like, comment, and please share it. Please subscribe, hit nyo lang yung bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Ang kasamuli mga kalbi. Salamat sa panonood. God bless you. Ingat mo ka sa net. Bye. Oh. Bawang ngayon, Seti!